Pero mga bok, meron tayo dito, may UI-125 yan. Opa pa natin, Boss JR. Yan, nandito rin si Boss Arnold. Yes, Boss! Yun, Boss Lorenzo. Medyo malaki problema kasi napakalakas nung lagutok. Chinek namin yung bearing niya pala sa manibela, yung ball race, ang laki niya ng alog. Ayun mga gibos. Ayun o. Yan, okay. Gagawin natin, papalitan natin yung ball race. Kasi mga bok, tinanggal na ni boss yung ano, bearing sa harap. Yan, meron lang sakit sa loob yan. Tanggalin nyo yan. Huwag nyo pong gagayain sa mga bahay nyo to. Apawang mga professional lang po ang gumagawa. Wala no. Ayun, lakas ng alog. Alog, tingin pala yun. Ayun, makaalog na o. Yan pala pag nalulog, pag may lubak, tuk, tumutulog na lang gano'n. Yun pala yun. Nakala ko yung shock ay may problema, hindi naglalaro. Hindi. Nagiripa ka rin ba ng shock? Nagiripa ka rin. Oo. Mga bok, tanggal din ang gulong. Tinatanggal na ni Boss Arnold ang gulong natin. Tanggal din yung ano, side fairings. Tapos tanggal din kasi dibdib na ito mga bok. Yun, tanggal na dibdib. Okay. Tinatanggal na lang ni Boss yung ano, mga gold bolts. Gold bolts na takip. Yung gold bolts na takip. Yan. Tanggal na rin ni Boss yung ano, caliper. Pati yung bolt ng kable. Tanggal na rin ni Boss. Ngayon, gagawin naman ni Lorenzo. Ano yan? Pangontra mo, anong sukat niyan? 14mm din. Ah, 14, yan. Pares 14. Yan, yung mga bolt nung ano, manibela. Yan, tinanggal niya na. Okay, pares 14. 14mm. At palita mo sa kanila yung tsura niya mo. Yan, yan yung sa naglalak sa manibela natin. Tulawagan muna ni Boss yung mga nut para mababa yung tipos. Maugot na yung ano, manibela. Ayun mga bukod. Huwag nyo itong gagayain sa mga bahay nyo, mga bata. Ha? Pawang professional lang mga gumagawa na ito. Yan, mga professional na yan. Oh. Yan, tsaka yan. Oh. Yan. Sinuot na yung bagong jersey. Excited. Oh. Yun, okay. Ito yung dalawang nut na malaki. Yan yung inikot kanina. Ito na yung tipos. Ayan, puro ito yung tayo na yung ano yan. Puro kalawang. Ito na yung bolis, oh. Ayan, oh. Puro kalawang na. Ayan, oh. Ito yung sa ibabaw. Oh. Ayan, oh. Mga buko, oh. Diba? Ayan yung ano, oh. Sa baba niya, oh. Puro ano na. Kanal na. Tatanggalin lang natin yung housing sa taas. Yan, tuktukin nyo lang para lumabas. Yun. Ay, grabe. Sa taas. Ano? Kasi mga bako, grabe na yung ano nyo. Puro kanal. Sa tatanggalin naman ngayon, sa baba ng tipos. Sa pagpukpok ng ganyan mga bok, tsaga lang. Pero talagang bibitaw talaga yan. Kabilaan lang. Kaliwa kanan lang yan. So bibitaw din yan mamaya. Tsaga lang. So, mga bok, ito yung gagamitin natin ball race. GPC. Quality, GPC. Yung malaki sa baba, yung maliit sa taas. Tinanggal muna nila yung tapalodo para hindi yung maharang sa ano. Habang tinatanggal yung railings sa baba. Para maka-access ng madali. Ayun. Ayun mga buko, bumaba na. Makikita nyo, ang dami ng kanal nung ano nyo. Ayun, nakikita nyo parang mga spot-spot na puti. Print. Yan o. Yan. Natanggal na ni Boss yung bagong ball race. GPC, quality yan. Nilagyan ni Lorenzo ng langis para madali natin malagay yung ano, yung railings na bago. Yun, yan na yung bagong railings. Boss, paano nga? Pakita na sa kanila pinagkaiba. So, yung makikita nyo mga bok, ito yung bago. Yan, makinis. Walang spot kahit isa. Ito yung luma, oh. Puro spot na siya. Yan, nakikita nyo, puro kanal. Yan.
Kaya yung kaya lumalago to dahil puro na siya ano. Hindi na siya naka-intact. Marami na siyang ano allowance. Ginamit natin yung lumang railings para siya yung magpo-push dun sa bago. Yan, taas baba, kaliwa kanan lang din. Tsaga lang, mag-ano naman yan, mag-paplat naman yan, papasok yan. Mararamdaman yung pag-fit na yan, iba na yung tunog yan. Mararamdaman nyo rin yan. Kasi yung pagka-feel nyo ng ano yan, naka-fit na siya, nakaupo na siya, tanggalin nyo lang yung lumang railings. Yan. Tuktok lang ng konti, babagsak agad yan. Yun. Bago na yung ano niya, railings sa baba. Okay? Dito naman, sa paglalagay ng mga railings dito sa ibabaw, tsaka sa ilalim, yan, lalagyan ni Lorenzo ng langis para smooth yung pagpasok. Lalagyan ni Lorenzo ng langis. Yun! Meron tayong bagong tools dito, mga bok. Puller. From Indonesia, in order ko yan. Installer ng ball race. Inabang namin dyan yung bagong railings. Ayan na, nakabang na, di ba? Siya na. Ito yung, ano, siya yung mag-tutulak. Pagdating sa ibabaw, abang nyo tong railings. Kasi yan yung installer. Yan, ganyan yan. So, ilalagay na yung nut. Tapos, kontra sa ilalim, sa ibabaw, higpitan. Habang inihigpitan natin yan, mga bok, bali, lumulubog yung dalawang railings. Makikita nyo yung lumulubog na, oh. Ayun, oh, nakita nyo lumubog? Diba? Yun, nakikita yung lumulubog. Ibig sabihin nun, tinutulak na ng, ano, installer. Tapos, sa ilalim naman, lumulubog din yan, papasok. Ayun, oh, nakikita nyo lumulubog. So, kailangan dyan, higpitan nyo yan ng pwersa. Sa pa. Kailangan pwersa yan. Okay na. Yun. Galing na. So, yan, sobrang higpit na. Sabihin yan, sagad na yan. Kumbaga, nakaupo na yung ano. Nakaupo na yung mga railings. Yan. Hindi na natin pupukpukin. Ano siya mga bok? Naka, ano na siya? Na-install natin siya nang hindi pinupukpuk. Pati yung ilalim. Nabalik na nila yung tapalodo. Yeah. Ngayon ang gagawin na, kakabit na yung mga ball race. Yung mga bearing na bago. Imagine. So, syempre, bago natin lagay yan, lagyan muna ng grasa. Yung railings para tumagal yung buhay ng ball race. May grasa na, saka ngayon nilalagay yung bagong yung bagong ball race. Tapos pag nalagay nyo na yung bago, grasa ulit para ilalim ibabaw may grasa. Siyempre, bearing yan, alam natin na pag bearing, ang buhay niyan, grasa. Huwag yung titipirin sa grasa kasi katulad niya yung sabi ng customer, first time niya magpapalit niyan after 2 years. So hindi na sa 2 years, huwag niyo nang titipirin sa grasa para tumagal ulit ng ganun. Tingnan ko muna to. Boss, teka lang. Talagyan muna ni Lorenzo ng grasa ulit yung ibabaw din. Ayan. Bago ilagay yung ball race, yung bearing. Yan, yung bagong ball race na. Tapos, grasa ulit. Okay. Tapos yung takip na. Yan, ng... Bali, yung, yan yung railing sa taas, yung takip. Tapos, yung takip na. Yan, takip. Tapos, yung dalawang nut. So, dito, meron din kaming special tools para dyan sa nut na yan. Hindi namin sinisinsil yan. Sa shop, meron kaming tools dito. Ayan. Spanner tawag namin. Spanner ang tawag dyan. Siya yung proper na panghigpit sa mga ganyan. Para hindi sinisinsil.
Kasi pag sinisinsel, nasisira yan. Anong okay na sa amin yung ikpit, lalagay na natin yung lock sa ibabaw. Dalawa yung spanner natin, parang isa, kukontra yun habang inikitan yung kontra ikpit. Hawak mo yung kontra, boss. Yan, iikitan natin, boss. Para hindi lumuwag. Yan. Okay. Smooth na naman. Okay. Lagyan niyo yung goma para hindi kalawangin. Ibalik niyo yung manibela. Okay. Tapos na. Tapos yung kaninang lock, yung pares 14, balik niyo na. Nabalik na ni boss yung mga kable. Kung paano nyo tinanggal, gawin nyo lang kayo babalik. Pakita natin mamaya magtapos na makabit na namin, mabalik na natin lahat, okay? Mga bok, na balik na natin ng fairings, inangat nung ano yung gulong sa... Inangat na natin para ma-check natin kung may alob. Check mo nga po kung may alob. Wala. Ah, sige, alob mo ulit. Tumawa ka na. Yan. Yan, bok. Mga bok, wala lang alob, oh. Yan, oh. Yung hila ni Lorenzo, wala na. Okay? Sa kaliwa kanan. Okay, ibla. Okay, smooth na. Smooth. Okay. Ayan. Wala na rin alog, smooth na. Okay, dapat talagaan din natin yung boris natin kasi pag di natin inalagaan yan, mandadamay siya. Pwede masira yung front shock nyo, yung bearing sa may gulong yan. Or worse, mabengkong yung tipo. So, ayun mga boksa, sana may natutunan tayo. Salamat sa pag-dial dyan. Thank you. Boss Lorenzo. Boss Arnold. From Kapas Tarlac. Nandito na mga bok. Salamat.